Nangingitlog, eksakto. Sakto, tumayo siya mga ka-farmer. Ayos. Sakto. Kahit madungis. Bakit madungis yung litso na ito? Tumagas? Ha? Tabi, ngayon na wala yun. Ano chay? Nakawala yan kanina. Kumain ng talbos. Importante po yan mga ka-farmer. Napaka-importante po na ginaganyan ninyo ang inyong halaman. Lalo na nasa growing stage pa po sila dahil yung roots nila ay kailangan nila ng malambot na gagalawan. Yan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Meron po tayong lechon, pero ito po ay bibigyan natin sa mga kaibigan natin. Luckily, wala daw silang nahirapan daw sila mag-chop. So sabi ko, sige, cha-chop na lang namin dito at ayun, lalagay na lang natin sa llanera. So ayan po, at ayun Uy! Yan, mga nagtatanong po na yung natin, yung pagtitimpla ng lechon, bakit black and white? Kasi, ayun po, kahit papano, ay nakapasa po sa ng guidelines ng YouTube. Kasi pag may nakikita pong kagaya nun, buo yung baboy at fresh pa na ganon, sigurado po strike po nila. So ayun, kahit papano ay okay na, na-approve naman po. Ngayon, nasaan ang nanay nyo? Ayan mga ka-farmer, nagkagala na nanay. Saan kaya? Ayun, naandoon. Pati ito din, wala din. Nako. Kailangan yatang ihiwalay ang mga sisiw. Ayusin na lang po yung harang para hindi makaalis yung sisiw siguro. Pero ito, so far okay naman. Kasi nakakalipad na po. So ayan, bago tayo mag-chop ng lechon, ikot-ikot muna tayo dito. Papainom pala tayo ng gamot dun sa naka-hospital na baboy. Baboy, manok. Mga naka-hospital. So, ayan. Kumusta kayo? Ayun, nako. Nangingitlog, eksakto. Sakto, tumayo siya mga ka-farmer. Ayos. Sakto. Na-caught in the act natin. Mainit pa yan. Ayan. Sino ang maswerte na hindi nahuli kagabi? Ayan. Yung isang dekalb, may bali. Ay, dekalb. Ayun o. Bali yung mga ka-farmer. Darag. Ayun o. May tinignan ko yung niya. Deform yung kanyang tag dito. Yung likod. Hindi po, may parang bali ba? Pero ayun o. Kaya tawag nito sa Bicol, kibang. May tama. Ayan, nangingitlog din. Ito, malalaki na po. Magano na po tayo? Mga 1 week pa ay maglalasota NCD strain na tayo na bakuna. Ayan, binawasan ko po yung mga piwi. Binigay ko na lang kay Lindon. Most likely, hindi naman mapipisa. Ayan, sayang naman. Ayan, ha? Tapos, good news, yung mga darag po na pina-incubator ko ay good news and bad news. Ang bad news, marami pong walang similya, no? So, yung kinandling po ni Kuya, marami pong walang similya. Pero ang good news, lahat po ng pito na pinili niya na may similya ay napisa. So, ayun, yun po ang pinaganda. Kaya, mamaya po or bukas, video natin. Nandun po sa incubator ni Kuya. Pinasabay ko. Tapos yung mga decalb, ganun din, ay pinasabay ko na rin. Ito ay lapit na nating paayos to mga ka-farmer. Ayan. Unti-unti lang siguro. Kasi ang nito, hindi po to basta-basta kasi aasintahan to. Sigurado. Aasintahan po. Lalagyan na ng bakal para sigurado na. Tapos tatanggalin yan. So, ayun. Medyo matrabaho ng konti na nag-bar down. Kasi wala po itong bakal. Siyempre, tinipid namin yung ginagawa namin noon.
Yeah, ganun. Yan. Ko, iiyak yung mga sisir. Ang ating lechon ikakat natin. Ito po ay 20 kilos mga ka-farmer. So, tama-tama. Yan. Titikman natin yan. Siyempre naman. Sorry, babawasan namin. De, sa mga tropa naman po. Ano? Olo? Olo? Sige, olo. Sadsarin mo na at mabibiyak ba natin yan? Ayan mga ka-farmer. Uy! Ako naman. Uy! Ay! Ang talim ng itak. Anong ba ito ito? Baka 90 years old na ito itong bawak na rin ito. Dito? Kini? Dito. Ganyan muna muna yan. Yan. Tapos, ganyan po. Pakita mo malutong. Kahit madungis. Bakit madungis yung lechon na ito? Tumagas? Ha? Ang pangit po ah. Hindi po kami nag-ano. Baka mamaya magpatantad na kayo ng lechon sa amin mga ka-farmer. Hindi po kami nagtatantad. Dahil ang balat po ay hindi natin magagaranti ah. Na ano. Tsaka baka mamaya isipin. Binawasan na. Diba? Tapos yun pa, hindi natin magagarantiya na malutong. Mas maganda po talaga dumating sa inyo ng buo at malutong, malutong yung balat. Ito po, pag nag-chop kayo, ganyan lang po ang aming lechon. Mabilis lang po i-chop. Ayan o, nakahiwa na po yan. At may rin na yan dito na yung spinal, nakabiyak na. Yun nga lang, mainit po talaga. Ayan. Oy. Oy, hahanapin nyo. Asan ba? Asan yung hiwa? Ayan. Ayan. Mahanap niya na. Dire-diretso na lang yan. Anuan mo ah. Baka biglang tutuloy dun sa kabila. Mabango. Baka bayad tayo sa kalahati. Eh. Wala naman. Mabango. Hop. Kabiyak na yan, di ba? Hindi, hindi ito na ano eh. Ha? Yung dito sa may ano. Ah, oo. Yun. Mainit kasi eh. Mainit. Ba? Ba? Tugas ah. Di mo nahanap. Blin. Ha? Biyak na yan eh. Ito lang yan eh. Ha? Ito. Yung dito yan ko yan. Ah. Yung dito sa may ano. Di ba nakabiyak na yan? Hindi kasi kasakit yung dito ko yan. Ayun, dito lang kasi yan eh. Oo, nakano na yan eh. Yan po ang laman. Wow, sarap. Yeah. Ooh. Ay. Masin ba yung laman ito? Dito. Okay, uro ka muna dito. Ang layo dito. Uro ka muna dito, baka... Ayan. Ikulob muna. Hindi, hindi ako natin. Okay, ganyan lang muna yan. Anong yun ito kuya? Ganyan. Paano? Medyo maliliit ba? Pang ano na, pang kain na? Teka mo na, Lindon. Oh, yung ano niya. Pang kain na. Kuya, dito ka sa kuya. Kulog natin. Ha? Eh, ganun. Init yun. Ayunit yun. Dito na tayo mag-chop ng pang ano? Oo. Ito muna. Oo. Sili. Ha? Hindi naman ang basilyo. Hindi naman ang... Hindi naman ang ano. Sarap po. Oh. Pang lunch lang nila yan ko yan. Kukuha ka na din ng pang lunch dito. Ano yun mo na yan? Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Yum.
Ito na lang. Lil, laman lang ang kukunin mo. Mainit, no? Ayan, o. Oh. Ayan, ganyan natin yan. O, oh, yung tali. Ayan. Kuha ka ng, ano, lalagyan. Para, natin. Yung mga buto-buto, huwag na natin isama. O, kunin mo yung lalagyan tulay green ka. Pag lalagyan ng popcorn, o. Oh, patayin mo na yung ulam. Anong ulam nyo ngayon? Paksiw. Ay, ah. Paksiw yung da. Humba. Ha? Humba. Wow. Ito na, ito na. Ayan. Sige. Ang tali. Ay, tali. Ayan. Tapos yung sabaw, ilababalik po natin yan pagkatapos. Chop. Dito yan. Pareho lang ata yan, Lady. Lalagyan ko din yan. Lalagyan ko din yan. Parang, ano na, diretso na to? Wag, ano wait, pa? Cut. Cut. Yan. Tanggalin mo na kaya ito ng ano. Ano ba? Dumating lang kayo. Oo nga. Oo nga, yung cut ka na. Ano. Okay. Lakas yung shopping board natin na malaki, nasa baba. Ano, saan ba yung shopping board na yun? Sa baba galing. Nasa baba, ano yung malaki na? Kung litsang kambing tayo. Oo nga. Malagay natin. Okay na, ano na. Pakpan din natin. Ay, malaki. Hindi, mamaya na. Mamaya muna. Mamaya na, sige. Excited ka eh. Ay, init. Nakaramdaman ko yan. Nakao nag-chat dati. Pagka nagmamadali yung mga nag-order, makaupo na. Parating pa lang yung baboy. May mga naka-ano na. Nakasuki. Nakaabang na. Pagputol mo ng ulo. Nagtitila na. Yun akin. Hanggam. Ayan, okay na. Ito malalaki yan. Itong buto. Dito lang yan. Ayan, huwag mo nasama yan. Masarap yung ribs na yan. Dito mo malata yan. Ganyan. Ganyan? Yan, sige. Ah! Parang may nangangagat ata. Harapan si Lindo na. Tuloy pa to? Hindi na. Sige, ano mo? Hindi. Ano mo? Chop mo. Ganon, tapak. Sarap din yung may puto. Yan. Sige. Yan. Nakuha mo doon. Yan. Sige pa. Kami-kami din pala. Ay. Lichon na naman, tapos sa susunod na araw, lichon na naman. Bukas meron tayo? Wala. 28. Tirahin natin. Wala. Ah, ang hap. Ayan. Okay. Mama, punda di worst. Ayan. Punda di worst. Tapak di kadera. Ay, hindi na salo. Okay, nipig na yan. Nignig! Nignig! Yun ay. Nignig. Tinggan. Inayang si Lindon. Magamit na yan. Saka na yan! Pagkatapos ng lahat. Oo. Saka na. Kasi papatungan mo pa ng karne yan eh. Ayun, dami pa oh. Ay. Mana ka talaga kay Saido. Saido Blue. Side of blue. Bukas may darating tayong baboy kay ka-Farmer Anthony. Akala ko ngayon, Lunis. Hindi, bukas. Wala ako, hindi ko mabablog. Yan. Yung manok, i-freezer lang muna natin ha. Ah, okay. Iabigay mo kay Papa yan.
Shoutout po. Ayan mga ka-farmer, shoutout lang namin si ka-farmer Jonathan. Jonathan, it's all about dog show. Ayan, ka-farmer Jonathan De Belen. Ayan, pasensya na. Marami tayong ano. Tapos mamaya may shoutout po tayo. Mga tropa din. Naku, parang ano. Parang... It's all about dog show. Nasaan na yung ito. Yung blue. Side of blue. Oh, green pala ito. Side of green. Yan. Tara. Maangang, pag tumalsik sa mata. Ah, ito po, yung sabaw, mga ka-farmer. I-sprinkle uli natin siya. Dahil ang ating lechon ay wala ng sauce yan. Hindi na po ako magdadala ng sauce. Pero masarap na yan, mga ka-farmer. Garantisado. Suot po ang timpla niyan. Lalo na't binalik natin ang sabaw. Ayan. Naku. Ang sarap. Madala yung ano. Pinatay mo. Yung mabit niya ako sa hand. Okay na to? Gaaway sila, no? Yung manok po, mga farmer, di pa po nakakatay. Ngayon pa lang. Itali, itali. Yan. Yung pa isa. Yan, yan, yan. May natang mata mo, ah. Ako, mahina na ang mata ko. Pagbasa, wala na. Farsighted eh, kailangan kung magpagawa ng salamin at malapitan ano, hindi na talaga. Tanda na tayo, may edad na tayo, 50 years na eh. Gaya nga no? Ito pa, lalagyan din natin yan ha, palilimutan. Balat na lang pala. Balat na lang yan. Dito na sa kabila na. Sa kabila na. Kabila na, sa kabila. Sabang. Pa, ganun mo ba to? Yung ulo? Ganun mo din doon. Hati mo para mag-catch yan. Oo. Kasi ipopuel yan eh. Paano bang hiwa niyan? Ganyan? Pwede din, ano? Yan. Tama natin yung ulo. Iyan, dali mo doon. Iyon. Okay, balat-balat na. Balat na lang. Balat-balat, lagyan mo ng konting balat. Marami pa lang balat. Hindi, ano mo lang, chopin mo lang mali. Yung oh, chop mo. Isang may-ari lang yan, pagmalaki yan. Oo, yung bite size. Para pag pinika-pika. Yan, shoutout time na tayo mga ka-farmer. Yan na to. Yan, dadali natin sa kanila. Tapos ito. Ayan at okay na po ang ating lechon. Na-chop na, galing. Galing ni Lindon. At ayun na, shoutout lang po tayo ng konti mga ka-farmer. Pasensya na po at yung mga nagpapa-shoutout medyo na de-delay at sinusuyod pa po yung listahan. Siyempre, nasaan na ba siya? Yan, mga manok natin ay
Mumuputak na naman at nag-ano na po, nangitlog na sila. So ayan, happy birthday daw po kay Mary Grace Fermin from Parañaque City sa September 24. Ayan, belated happy birthday po ka Farmer Tony Chua. Hello! PJ Pangan and kay Ella, happy from Colorado. Ayan, Spring USA. Kay John John Enzo, Liam, Lorraine, Kelly, Kala, Kyle, Kolay from Manila, Mark Salak from Mindanao. Hello po. Shout out kay Kuya Reni, kay Dico, Rick, Rudy and Val. Hello po sa inyo lahat diyan. Happy birthday din do po kay Jesse Treni ng Marikina City. Kay Dino Dumlao at Tadeo family from Goa, Kamsur. Dolores Ferguson from Arizona. Kay Kawai Leila from Jensen. Kay Violeta Reva Diniera. Ayan. Mayroon pong pagkatin, ano? Tsensya na po kayo, medyo malabo ng ating mata. Kay Emerenciana San Andres from Reno, Nevada, USA. Hello po sa inyo. Kay Wastrus Hustrus Ramos from Honolulu, Hawaii. Kumusta po dyan sa Hawaii? September 24. Ayan, belated happy birthday po. 76th birthday kay Gloria Hernan. Kay Lita and Peter. Christina Alviedo from Monterey County, California. Mark Anthony Morte from Banasi, Bula, Kamsur. Kay sa Roque family from Natividad, Guagua. Hello, yan, malapit lang kina Bebe. Alicia Santos from Valenzuela. Angelita Tudor from Tennessee, USA. Michael Velasco, ayan. Edgar Flores from Germany. Reynaldo Emasa from Damam, KSA. Pet Darbs TV, ayan. September 28, happy 25th birthday daw po. Wedding anniversary pala, ayan. 25th wedding anniversary kay Roberto Beso from Rastanura, Saudi. Ayan, kay Solito, Austria, from San Jose, California. Nerando Zapata from Canada. Renato Kamanais from Doha, Qatar. Arn Pinoy, USA, from Virginia, USA. Ayan, happy 67th birthday daw po kay Ka-Farmer Reynaldo. Ayan, hello po Ka-Farmer Reynaldo, happy birthday. Reynaldo Ogliman from California, USA. Ayan, hopefully ay pangapasyal po kayo dito pag uwi ninyo. At Lindon, kuya, where are you? Are you eating lechon? Halika, turo ko sa iyo yung ano, papahukay natin. Kita mo sina puro eh. Wala namang ano, gagawin doon. Gaano? Andun na sila eh. Ay, Nikki. Ayan. Anim. Lahat. Anim? Paano kaya tayo dito siguro? Dito natin padaanin, ano? Ito, puputuli natin itong duhat na to. Kasi ano naman to, yung peke ito, yung maliliit ito. Paputol mo na to. Oo. Doon, sasagad natin. Sa bakal na lang kaya yan. Ah, saan? Yung bakal yun. Masyadong hindi papantay eh. Dito kasi, dito kasi tayo. Dito. Ito, itong linya na to. Ito. Ah, itong pinakano ng net? Oo, ito. Mm-mm. Tapos, yan sasagad tayo doon. Oo. Ang hukay mo, dito, isa. Markahan mo ba? Ayan, papamarkahan po natin. Kasi ayoko. Wala pala yan kanina. Naisprihan mo itong talbot ko yan? Hindi. 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 Butas pa naman yan. Nakawala doon. Na, hindi ko in-spray. Nung napalingas ako, nagulat ako. Nandito siya. Dito? Yan. Oo. Tapos siyempre doon. Ano? One, two. Saan isagad ko ya? Oh, dito? Oh, para walang lusutan, di ba? Dito? Oo. Gawa na lang ng paraan kung paano. Paano? Bakal lang din, gaya no.
Sa amin kuya, pwede din naman kahoy, basta dumikit lang dito. Oo, hindi, ganun, ano na lang, ang, i, ano mo na lang dun sa may yero. Sa may yero na lang siya, tapos yung ano, paano ba, tatamaan ano? Hindi, magagamit din itong butas ito. Oo, sige, sige. Dito na. Oo. Dito, itong bato na to. Oo. Ayan po, bibilangin namin kung ano. Ah. Oy, diretso mo diyan, 'di ba? Ano ni si Papayam? 1, 2. Tapos laki-lakihan ang pagbilog, kuya. Oh. 3. Para hindi ayoko kasi masyado malalayo yung ano, gusto ko medyo malapit-lapit yung mga poste kahit magastos tayo ng konti. Sige. Laki-lakihan niyo ha, kasi para sige. Matibay. Parang ugat ata 'to ng ano. Oh, ugat ng ewan. Ayan mo na. Ayan. Tapos dito. Mukhang tatanggalin na itong Madre de Agua. Ayan, dito tayo. Kakantuhan natin to. Ito? Oo. Dito? Apat, no? Apat. Ayan. Dito? Ayan po mga farmer. Bibigay lang tayo ng instruction para mahukayan na at maayos na yung ating ano. Kasi magugulay tayo. Titirahin talaga yan pag di natin nanet. Isa dito. Tapos isa dito. Pantayin mo na lang. Balanse. Tingnan mo yung sukat hanggang dito. Kung alin ang ano. Puso konti. Di, kasi ito, ito. Dito tayo tatama. Oh. Kasi may ano, may balag. Eh. Iiwasan natin yung balag. Yan. Okay yan. Namarkahan mo lang. Di. Makamtamaan yung sanit. Dito. Sa zero. Ay hindi. Oh, yan. Oh. Dito tayo lulusot. Oh, no. Tatanggalin na lang yan. Yung ganon. To. Oo. Mm. Anim. Oh. Ilan mga ba tatlo lang. Tatlong pang bakal. Yan? Pang ilan yan? Anim. Anim. Oh, pito? Ha? Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim nga. Anim na? Anim. Oh, gawin mo ng, ano, walo. Isa doon sa may gitna dito. Tapos doon sa dulo, di ba? Dito. Okay na, oo. Okay na? Oo. Oh. Dito, di pasok mo doon ng konti. Dito? Yan. Kasi dyan natin ilulusot yung ano eh. Tapos doon sa dulo. Oo. Ayos na. Kuha mo na. Oo. Ayan na. Naglilimlim na po talaga yung ating mga manok. Uy, sorry. Sorry, sorry. Nagano na siya. Pata ko nakita kalabasa. Sorry, sorry. Ayan. Saktong-sakto naman umiipot ito. Ang bihira. Ah, ito nangingitlog doon. Naandyan na. Ito saan ito? Wala yan. Ano yan? Wala na. Nakalabas na. Sakto eh. Saktong-saktong umiir eh. Napahaba tuloy. Sakto basa-basa pa mga ka-farmer. Sorry. Sorry-sorry naman. Pachoy-choy. Ayan. Okay, at least doon na po siya mangingitlog niyan. Yan at okay na. Ayan, balik na lang tayo mamaya. Ayan, bukas. Ay, mga ka-farmer, ayan, welcome back po. Nandito na naman tayo sa taas. Tatapos ko lang po mag-ikot sa mga manok natin. At okay naman. Okay naman po sila. At ayun, patulog na naman. At ito, ating mga sili ay kailangan i-cultivate. Ayan. Bukas pala, busy na naman ako. Ayan lang, ang problema. Punta tayo sa ano. Ipuntahan ko po yung yun nga, sa ready mix para at least makapag ano na po tayo. Focus. Ayan. Importante po yan mga ka-farmer. Napaka-importante po na ginaganyan ninyo ang inyong halaman. Lalo na nasa growing stage pa po sila. Dahil yung roots nila ay kailangan nila ng malambot na gagalawan para maka-spread. Napaka-importante po yan. Kaya yung iba, mas maganda po yung compost yung kanilang pinagpapatubuan kasi ano siya, mabilis pong malambot, kumbaga hindi matigas ang lupa. Yan. Kaya kinukultivate po muna bago mag-transplant, no? Makita nyo naman, lalo na po yung mga maramihan na ano. Or pwede po kayo maghalo ng sawdust na maganda sana kung na-compost nyo na rin kasi ang problema po sa sawdust
ay yung nagdi-decompose siya, nagdi-decompose po ang sawdust, nagre-require ng maraming nitrogen. So ang nangyayari, naaagawan yung halaman. So pinakamaganda, titingnan nyo na rin po kung nagdidilaw na yung dahon ng inyong halaman, ay mag-ano na kayo, mag-konting nitrogen, pitik lang kasi maliit pa yan eh. Ano? Ganda yung ating sili. Natamaan tayo nung nakaraan dahil although naka-harvest din po tayo. Bawi naman kasi nung time na nagbunga siya, marami ay ano po? Mahal. Mahal po yung sili. Pumalo ng 200 sa palengke. So ayun, makailang ano din po ako na hindi bumili. Ilang litsyon. Kaya okay lang. Kaya lang yun nga. Mas maganda sanang tumagal-tagal pa sila. Kaya lang talagang tinamaan po ng matinding ano. Gawa na rin po ng matinding ulan. May plano ako dito. Itong gulayan, pagkatapos-tapos na po yung mga project, ano na rin, total dito na po ako titira. Nandiyan na din naman yung bahay. Ito ay magiging long term gulayan natin. Ayan mga ka-farmer, long term gulayan na itong spot na to. Talagang gulay na talagang itatanim. So may naisip na akong paraan na kung paano maiwasan yung pagka nagtag-ulan po ay ano, kumbaga tag-ulan, pumuputik na ano ng yung ano, yung mga halaman ano, nasusobran sa tubig. Ang plano ko po dito, pwede kong paasintahan to. Ayan, aasintahan natin yan ng hollow blocks, kahit di 4 lang. So ano yun na, ang pagitan na lang ay walkway. Lalaparan natin ng konti, siguro mga 3 hollow blocks na patong. Tapos dito na natin ipiprepare yung napakagandang lupa mga ka-farmer. Ibig ko sabihin napakagandang lupa kasi manguha tayo ng chicken manure, mga compost, tatambak natin dito. Tapos yun ang magiging gulayan natin. Umulan man ang umulan, magkakaroon ng drain sa ilalim, eh lulusot lang po yung tubig. So yun, pwede natin gawin yun. Pero future plan pa lang naman pagka naano na. Pero sa ngayon, tsaga-tsaga muna tayo dito. Pagka tapos-tapos na po yung project sa bahay, eh aakyat tayo dito mga farmer. So ayun. The same time, syempre, para tuloy-tuloy na rin po yung mga trabaho ng ating mga boys. Kasi ever since naman po yan ang aking goal na makapagbigay po ng trabaho. Lalong-lalo na yung mga boys na hanggat gusto po sa akin, sige. Ano naman, may gagawin tayo. Kita nyo naman, wala naman pong pressure. Basta na may ginagawa-gawa lang, ayos na sa akin yun. Diba? Hindi naman po ako, ano, kumbaga eh, gusto ko rin silang mabigyan ng trabaho. Gaya ng dati, yung mga uling boys, nag-uling lang po sila dati, di ba? Napansin nyo, nag-umpisa kay Puroy Kongkong. And then, hanggang sa natapos na yung uling, eh kung tutuusin, sige, hanap tayong trabaho ako para at least tuloy-tuloy kayo dito. Hanggang sa ginawa na po yung bahay, ayan. So, yun po yung kwento nyan. Ayan, ganyan lang yan. Kailangan natin i-cultivate, pero kailangan madiligan to. Uy, makulog-kulog ah. Mukhang timing ah. Timing yata tayo. Yan po oh, tingnan nyo. Tag-ulan ngayon pero uminit lang po ng ilang araw. Ang ganitong seedling, huwag niyang pababayaan. Kasi sayang po yung ano, nagkulang lang po kayo ng ilang araw. Tapos ilang araw kayong nagdilig, nakalimutan nyo lang ng 2 araw. Wala na, sayang na po yung inyong pinaghirapan ng ilang araw. Ganyan po yung paghahalaman. Pero magandang exercise. Healthy mga ka-farmer, kaya pawisan kayo. Ito, sacrifice na ito. Ganun lang talaga yan. Tumabi. Di naman pwedeng katabi sila, lalaki sila.
Ayan. So ayan, kakauwi lang pala namin. Yun, masaya naman po yung mga binigyan natin ng kachap na lechon. So ayan, tingnan nyo po. Talagang ano-ano na. Tinamaan na po ng fungus. Dapat tanggalin na din pala to. Pati yung katawan pala, oh. Pwede siyang putulin dito. Tingnan natin kung mag ano pa. Pero kulot na po eh. Ayan, cultivate na natin at okay na yan. Mas makakagalaw na po siya. Tapos biglang aarangkada yan pagka ganyan po. Then titingnan natin yung ating in-spray kahapon. Malalaman natin kung effective po yung ating pagkakaspray at umalis yung mga kalaban pagka ginanyan yung dahon at wala nang nagliliparan, mga ka-farmer. Uy, so okay ah. Itong mga natirang ito, mga patay na yan. Oh, wala. So yan po ang palatandaan ha. At least kumbaga sa kuto, natanggal po yung kuto. Nakaginhawa yung ating talong. Kasi kahapon ay pag ginanyan nyo, ayan, talagang nagliliparan sila. So ayan, makikita na po natin yan. Magbebeb din na po yung ating mga talong dahil wala na pong sumisipsip ng kanilang ano. Ang kalaban na lang ay ito. Ito pa palang isusunod natin na, ito palang bibilhin ko, mga ka-farmer, na susunod na insecticide ay ito. Fruit and shoot borer. Kagaya ng sinabi ko po kahapon na yung bibili nating insecticide, bago po tayo bumili, alamin po natin kung ano yung umaatake sa ating pananim. Kasi marami pong klaseng kumbaga nananalasa sa ating mga pananim, ano? Marami pong distraction ng mga pananim natin na andiyan po ang insekto, fungus. So dapat alam ninyo, kung fungus po ang umatake at hindi insekto, fungicide ang bibilhin ninyo. So hindi lang po kayo dapat spray lang ng spray. At kagaya po nito, ito, alam po natin na ang umatake dito ay fruit and shoot borer. So ang fruit and shoot borer po ay ano yan, nasa ano yan, lumilipad po yan. Wala po yan dyan na ano, kakagat lang siya, bubutas, mag-iiwan ng itlog. And then yung itlog, mabubuo, magiging uod, kakainin po yung pinagbutasan, matutuyo na yung ating halaman, yung dulo, yung pinagkainan. So, yun po yung ano. Ay, napapansin ko, marami po tayong kalaban na fruit and shoot borer. Kagaya nito, ayan, naglanta na naman yung ano. Ibig sabihin yan, meron na namang nagbutas dyan, mga ka-farmer. Pag ginanap nyo, meron yan. So, yun po ang inaano natin. Ayan, oh, doon, oh, sa dulo, kumagat, ayan, oh. Ayun oh, yun. So ang pag inano niyo yang loob niyan, may uod po yan. So yun ang kailangan natin, ayan oh. Yun po yung kailangan nating puksain. So anong pwede nating bilhin diyan? Ang bibilin po natin na insecticide ay yung specialty naman ay fruit and shoot borer. Meron po mga systemic na mabibili. So ayun po ang ano. Itanong niyo na lang sa Agri Supply, alam mo po nila kung alin yung pwedeng i-spray. Pero kalimitan, may mga insecticide po na halos dala na rin po yung karamihan na ano, na insekto. Pero yun nga, kagaya ng ano, yung iba po kasi talaga kung fruit and shoot borer, yun lang po, medyo mahal lang po talaga yun dahil medyo ano po yun eh, kagaya ng Prevaton. Ang Prevaton po ay maliit lang na ano, 800 yata, pero marami naman na pala nga isang hektarya na po ang kayang anuan. So ayun. Yun po. Ayun, successful naman yung ating ano. Ayun, no, sabi ko bago tayo matapos ay pasyalan natin nga ito, in-spray ang kahapon. Kung naging effective yung ating spray. Kasi kung hindi, nagbalikan na yan. Oh, wala, walang lumilipad. Ganda. Ibig sabihin okay yung Brodan. Brodan lang po yung spray ko dito eh. Dahil linggo kahapon wala akong nabili. Ayun, no. Grabe. Oh, kinagat niya, oh. Tingnan niyo, mga farmer. Malupit yung borer na yun ah. Oh. Ngayon nyo. Yan po yung ano. Ngayon yan, mukhang wala na. Dahil ano na yung uod, nag-mature na. Naging bubuyog na naman siya. Ganun po yun. Parang putakti yun eh. Bubuyog nga ba yun? Putakti. Basta yun po. Ang putakti nga ang tawag nga nun dito sa amin.
So ayan po ang ating ano ngayong hapon. Hindi tayo masyado nakagalaw dahil medyo busy. Yung papaya natin ay sana makarecover pa po ito. Actually ang pinakamaganda po sana itong mga maliliit. Ganyan, yan, tinatanggal na po yan para makagalaw yung mga malalaki. Ganyan to, sisiksikan. Pero ayun, hindi ko na po naituro sa inyo. Parang pruning din, no? Pinapahinga mo yung ano, pinipili mo lang yung pwedeng lumaki. Anyway, marami pa naman tayong ano, pagsasamahan dito sa gulayan. So kahit pa paano ay maharvest naman natin kahit pa paano. Ito gaya nito. Ito po matamis din yan mga ka-farmer pag nahinog, kukutsarain mo na lang yan. So yun po ang ginagawa namin. Yung ano pala, i-checkin natin yung mga bibi. Tignan ko yung mga itlog nila kung nadadagdagan. Marami na po ang ano pala, marami na din ang nangingitlog doon sa ginawa natin, sa binili nating ano, mga paso. Maganda, maganda po yung ano. Kapag pinaayos po natin to, God willing, ay ano naman, yun na lang po ang gagawin nating mga pugad. Ewan ko, maibibigay pa sa akin ng 130. Pero nakuha ko ng 130 yan eh. Oh, madilim na. Dilim natin makikita. Kumusta kayo? Meron isa dito nagpapakatay. Pilay, pero kumakain naman. Kain lang siya. Ay, laki ng ibon ah. Andito na, tumambay ng ibon. Hoy, kayo. Ayan ah, ang itlog na. Dalawa na naglilimlim. Tatlo pa nga, nag-share pa sila. Ang bihira ah. Tapos doon, marami na rin pong itlog sa kabila. Ayan dyan, sisiksikan. Tapos, si Pachuchay ay ayun, sinusoga doon sa pinapastol po siya doon sa harapan. Maraming damo. Dito kasi medyo tumaas na yung mga okra-okraan. Ano na? Busog? Marami ba nakakain doon? Bagay, kahit walang pids ano? Sa tingin mo, buntis na? Tinitingnan ko yung dede ng isang araw. Ha? Yan ka na naman eh. Sige kuya, hindi na naglalandi. Paano mo nalalaman yung dito sa dede sinasabi na yung ugat? Doon sa ano niya? Siyan? Dito? Pero sa bagay, masyado pang maaga, no? Saan nagganon ako eh? Ang glaylay na no. Ayun na. Tama. Ah, tabi ngayon na glaylay. Ano chai? Nakawala yan kanina. Kumain ng talbos. Diyan sabi ni Lady, isprihan daw yung talbos. Meron pala doon Nick na ano, isang ano, isabog natin. Yung isang sako dun bago mag-araro sila. Sulfur yun eh. 2100. Isang sako lang. Kahit kahit di masyadong spread na spread yung basta ito. Yung oo. Yan tapos na naman po ang araw. At medyo busy po ang araw na ito. So ayan po mga ka-farmer, bukas wala po tayong lechon. Wednesday dalawa tapos Thursday isa. Bukas po may darating na baboy ay ka-farmer Anthony. So ayan, abangan nyo po at kilatisin natin. Baka pangit. Hindi, joke lang. So ayan po mga farmer at see you ka-farmer Anthony. At sana makapagano po tayo ng konti sa ating halamanan. Ano, na-stress ako. Gustong-gusto ko pong asikasuhin. Kaya lang yun nga. May mga kailangan unahin. At ayan, maraming maraming pong salamat. At magandang buhay.